Jadi mau kok. Iya, kayaknya. Ito yung integral control butterfly niya. So, ang problema nito, stuck up to dati nung malinis na. Chichikapin namin kung anong sira, kung sira itong solenoid na to o itong diaphragm nito. Para malaman, gumawa lang muna ako ng temporary vacuum para matesting. Buo tong vacuum na to. Kasi pag ginanyan mo to, yan nag-hold to. Tatakpan mo siyempre dito yung diaphragm niya, yung port niya sa vacuum. Kasi pagka hindi mo tinakpan, tuloy-tuloy lang. Pag tinakpan mo, nag-hold na siya. So buo ang diaphragm nito, pagkatanggalin ko to, tsaka lang siya tutuloy. So titestingin namin kung gagalaw tong. Ayan. Gumagalaw naman. Nag-hold naman. So isa pang testingin namin dito, itong sensor nito, yung solenoid nito, para malaman. Kasi ang nangyayari dito, nag-hold siya ng open eh, nag-stack open lang siya eh. So para malaman namin kung buo nga ito, titingnan ko tong solenoid na to kung gumagana to. So gumagana naman. So ang problema nito, yung hose nito hindi ata nakakabit kasi namamagana yung vacuum hose. So ang vacuum ilalagay dito. Pag dito kasi ilagay yung vacuum open. Ayan o. So ang maging vacuum niyan dito talaga. Yung unang-una yan ang source ng vacuum. Tapos lalabas dito pagka nag-energize tong solenoid na to. Ayun. So buo ito, walang problema dito. Ang naging kaso nito, yung hose kasi, may tinanggal ka bang hose dito noon? Nung meron. Ilan? Dalawa yan. Nakasaksak ng ganun? Dalawa? Sigurado ka? Oo. Oh. Pagtingin ko, hindi na kasi nakakabit yung isa. Isa lang nakakabit eh. Kaya, sure na sure ka ba? Na nakakabit yung dalawa? Hindi mo sure? Ha? Hindi, sure ko yun. Yung dalawa nakakabit? O, di tanda mo ngayon yung kung saan nakakabit yung isa, ha? Oo. So, gumagana siya. Kasi ito yung nakakabit na hose dati. Ayan, medyo maluwag na ito. So, tatry ko siya. Balik na rin. Ayan o, ang luwag niya o. So, kung hindi dyan yan, dito yan. So, titignan mo yung reaction nito pagka ito nag-energize yung kailang gagalaw itong ano? Oo. Ayun, gumalaw. Ayan. So, ito yung release niya. Pagbitaw ng voltage dyan, ayan, magre-release dito. Hindi pwedeng baliktarin ito eh. Hindi pwedeng baliktarin na ganyan yan. Maaaring nagkabaliktad ng circuit ito eh. Oh, ayun oh. Nag-stack na siya ron oh. So, nagkabaliktad ang nangyari dito noon. Ganyan, kaya nag-stack siya sa ganyan. Kaya walang power yung sasakyan na ito. O, sa hose magkabalik ang kabit. Ayan, hindi na siya bumabalik oh. Dapat niyan, hindi ganyan. Itong vacuum na to dito sa pangalawa. Ito yung source ng vacuum sa unang, dito nakakabit sa una. So, dyan nakakabit yan. Pagka nagkaroon ng signal, ayan. Diba?
Pag nag-signal lang naman ito, pagka yung nag-uupin na talagang nauutusan na siya ng pag high speed na, doon lang magre-reaction ng plus open yan. So, ang nangyari dati, nabaligtad nung palagay ko itong gumawa nito. Ganyan nangyari. Para pag nag-energize siya, oh, ganyan na. Kahit pagbitaw na nung ano, wala na siyang power. Kaya ang power nito hindi makakapag papapower talaga ng gusto dahil naka-close position yung baliktad tong hose kasi ng kabit. So ito yung tamang kabit. Itong source ng vacuum sa una ng solenoid valve, ito yung source. Dito nakakabit yan. Pag nag-energize, magde-deliver ng vacuum dito. So pag bitaw ng voltage diyan, kailangan babalik din yung mga butterfly na yan. Ayan, nag-energize siya. So pagka hindi na siya utusan, babalik. Pag ito binaliktad, tingnan mo. Pag itong hose binaliktad, ang mangyayari nito, mag-hold siya pagka nag-energize. Ayan. Pag bitaw nitong hose ng butahe, hindi na makapagbitaw balik yung butterfly niya dahil baliktad nga yung source ng vacuum. So para tumama, tatama natin yung source ng vacuum. Ito yung source niya dito sa una, sa top ng solenoid niya ilalagay. At ito naman yung magdi-deliver ng vacuum. So pagka mag-energize na yan, pagbitaw, babalik. Yan ang tama niyan. So walang problema dito sa system na to, kundi yung circuit ng vacuum nito doon nagka-problema. Aayusin na lang namin yan. Tapos marami pa kami titestingin ng mga solenoid valve kung gumagana. So na-testing na to. Ito yung gamit namin vacuum muna pang testing sa labas bago ikakabit to doon sa unit mismo nung Fortuner. Pakinggan natin tong compression nitong tatlong cylinder na to. Na-adjust ko na yung mga barbula niyan. Ang problema itong dalawa na to, mahina ang compression. Ito yung uno. Yan, naririnig nyo yung compression niya. Wala akong pang compression tester, pero ito pang testing na manual lang ito, mano-mano. Halos napipigilan ko siya. Itong trace niya wala talaga. Itong dos medyo lumakas na. Itong trace na lang. So maaari nga under na yan. Titingnan natin. Kanina wala talaga. Kakabitan muna namin ng spark plug. Yung isang spark plug kasi niya hindi na matanggal puta kahit anong pukpok. Ano ba yung ano natin pananggal natin ito? Saan yung libali? Ali? Ano ko kung ano? Aso nyo? Ano probinsya niyo, ma'am? Ha? Ano probinsya niyo? Bicol po. Ah, Bicol. Ano to? Matayang. Ay, kutya. Malaki pala yung isa. Yung isa. Ang buhanin mo, maliit. Buhanin ko muna yung maliit. Ito na po. Umandar na po yung service job namin ngayon. Nag-loose compression kasi dahil sa
yung intake valve niya wala nang clearance. Ito ayos na, maandar naman ah. Patayin ko, start uli. Okay na. Ano dyan? Kabit mo na ito rito. Okay, kabit mo na yun. Ang dali lang po ma'am ha. One more time. Hindi na po ma'am, ganito na lang kasi sabi. Aray, naku. Ganito sabihin nyo na lang sa misdom nyo, huwag lang nyo bumba-bumba eh, para hindi malunod. Umaandar naman siya nang hindi binubumba yun. Ano, paano kung hindi binubumba? Yung gasolinador. Kasi pagka ano, nalulunod eh, pagka binubumba eh. Hindi siya bumbahin. Kasi mahina na spark plug noon eh, kaya ito napalitan. Pina-connect yata niya yan sa ano, para hindi niya nabumbahin. Kaya ngayon medyo pag ginano niya, nag-i-strike. Sige po, okay na po yan. Ito na yung pinaghirapan kong ayusin. Nabigay sa akin ang busing ko. Itong tawag dito, itong cabinet na to, itong drawer na to. Yan yung pinagtiyagaan kong buuhin. Dahil warak-warak na nga yan, binigay sa akin. Isayang naman, dahil mayroon akong mailalagay na gamit dyan talaga. Ayan. Nagkaroon na siya ng display ngayon. Okay, ibabaw niya. Yan. Ayan siya. Ayan, gamit ka rin nandito. Maliit lang yung pwesto pero inorganize kung maayos to. Yan na yung mga gamit na naipon-ipon. Yan, mga parts na yan. So nagkaroon na ng lalagyan na maganda-ganda. Yan. Inilagay ko na siya dyan. Salamat kay Kuya Sarge at binigay niya sa akin itong estante na to. Nagkaroon ngayon ng saysay dahil gusto ko magkaroon ng ganyan. Binigay niya sa akin yan.